Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta, kausap ng dalawang binata ang kapitan ng barko na si Basilio. Pinag-uusapan nila ang kanilang plano tungkol sa pagtatayo ng akademya ng wikang Espanyol. Naku! Hindi magtatagumpay ang binabalak ninyong pagtuturo ng Kastila. Magtatagumpay po kami! Tutol si Padre Sibila at kailangan ninyo ng pondo. Makikipagpulong kami sa Kapitan General at mag-aambagan kami. Kaninong bahay ang gagamitin ninyo? Sa mayamang si Makaraig po. Hindi naman masama ang nais ninyong mangyari, ngunit mas masama ang panahon ito kaysa panahon ng ating mga magulang. Pagkatapos nito ay nagpaalam na ang kapitan ng barko sa dalawang binata. Ang mahirap sa matatanda, unang naiisip ang mga hadlang kaysa sa kabutihan nito. Ayaw mahirapan, gusto lang makinabang. May ba tayo? Anong sabi ng tiyo mo kay Paulita? Sineremonan ako sa pagpili na mapapangasawa. Kaso, wala naman siyang maipintas kay Paulita maliban sa kanyang tiya. Alam mo ba, pinapahanap niya sa akin ang kanyang asawa. Ang totoo, sa bahay namin ito nagtatago. Nagtatawanan ang magkaibigan nang biglang bumaba sa ilalim ng kubyerta si Simon at kinausap sila. Narito ka pala, Basilio. Ikaw ba'y magbabakasyon na? Napatingin si Simon sa kasama nitong si Basilio mula ulo hanggang paa. Siya si Isagani, hindi kami magkababayan ngunit magkalapit ang aming lalawigan. Kumusta ang probinsya? Hindi po ba ninyo alam? Hindi pa ako nakakapunta roon lalo't walang bumibili ng alahas marahil mahihirap ang mga tao roon. Hindi kami bumibili ng isang bagay na hindi namin kailangan. Huwag kang magalit, binata, at wala akong masamang ibig sabihin. Inalok ni Simon ang dalawang binata na uminom ng serbesa. Ngunit, tinanggihan ito ng dalawang binata. Mabuti sa katawan ng serbesa, sabi nga ni Padre Camora, kaya walang sigla ang bayang ito ay dahil sa dami ng tubig na inyong iniinom. Pakisabi sa kanya, marahil kung tubig ang kanyang iniinom ay walang usap-usapang maririnig sa kanya. Napangiti si Simon sa tinura ng dalawang binata, kaya sinundan pa niya ito ng mga tanong para di umano mapabot kay Padre Camora, baka hindi ito maniwala sa kanilang mga sinasabi. Kailan ba magiging sulak at malawak na karagatan ng tubig? Kapag pinainit ng apoy, sa sandaling ang mumunting ilog na watak-watak ay magkakasama-sama sa kailalimang hinukay ng tao. Darating ang panahon na magtutulungan ang apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina. Pangarap lamang yan dahil ang makina ay hahanapin pa. Umalis si Simon nang hindi nagpapaalam sa dalawang binata. Siya ba ang mag-aalahas na tinatawag na Cardinal Moreno? Oo, kanina pa kita sinisingkil ngunit hindi mo ako pinapansin. Mura siya ng mga tao kapag nakatalikod, subalit pinupuri kapag nakaharap. Biglang dumating ang utusan at sinabing hinahanap siya ni Padre Florentino na kasama ang ibang pasahero sa bandang hulihan. Papalapit na ito sa kanila at biglang dumating ang kapitan ng barko. Naku, Padre Florentino, halina't umakyat kayo sa itaas. Baka isipin nilang ayaw ninyo silang makahulubilo. Huwag ka nang pumayag kapag inibitahan ka sa taas. Baka isipin ng iba, inaabuso natin ang kabaitan ng kapitan. Napangiti na lamang si Isagani sa sinabi ng piyuhin dahil ang totoo, iniiwas siya nito kay Doña Victorina.